Hello again mga kalapatids, have a glorious day, isang magandang araw muli sa inyong lahat. So for today's video mga kalapatids is, dahil nga Sunday ngayon, so ituturo ko naman or ishishare ko yung aking program and system na ginagawa pag Sunday no mga kalapatids. So yun nga, so kung gusto malaman kung ano yung aking ginagawa pag Sunday, so samahan mo ako hanggang sa last part ng ating video ngayon. Again, no, mga kapatid. So, welcome back again sa ating channel, Aldrey Magsino TV. So, kung ngayon ka pa nga lang napadpad or napadayo sa aking channel, no, kapatid. So, huwag mo na kalimutan mag-subscribe, hit yung ating notification bell para ma-update or ma-notify ka nga sa mga new upload videos ko. So, ayun, no, mga kapatid. So, dahil Sunday nga ngayon, ituturo ko ulit or share ko yung aking program and system na ginagawa pag Sunday, no, mga kapatid. So, dahil nga yung morning routine natin, so, tayo is maglo-apply muna, mga kapatid. So, yun yung ating ginagawa. Ting umaga mga kalapatids. Ayan. Ayan. May pad na sila mga kalapatids. Ayan. So yun yung kanilang morning routine ng mga kalapatids. So and then mamaya nga is magpapatuwa na tayo mamayang 10 a.m. ng mga kalapatids. And magpapainom na tayo. No? So mamaya nga is malalaman mo mga kalapatids, no, kung ano yung ginagamit ko pag Sunday. So yun. So, kung gusto mong malaman mga kalapatids, so, samahan mo ako hanggang sa last part ng ating video ngayon. So, ayan o mga kalapatids. So, ang ginagamit nga natin pag Sunday is, again, ang ating oregano ng mga kalapatids. So, ito, yung pinaka ginagamit ko talaga ng mga kalapatids. So, natural mga kalapatids. So, ito is, hindi ako nawawalan na ito mga kalapatids. Tanim natin na oregano. So, ayan. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa or pine-prepare ng mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, so itas lang tayo ng dahon. Siguro mga 5 pieces no kalapatids. 1 2 3 Ayun, so ito na kalapatids. Ang ating oregano. So, hello again no, mga kalapatids. So, ito na yung ating gagamitin ngayon for Sunday program system nga no, mga kalapatids. So, itong ating oregano, bawang, saka itong ating honey no, mga kalapatids. So, tuturo ko sa inyo or share ko nga kung paano ko siya pinaprepare no, mga kalapatids. So, yun. Pauna, hugasan muna natin yung ating oregano leaves, mga kalapatids. So ayan mga kalapatids, so hinugasan ko na. So didikdikin na natin ulit siya mga kalapatids. One sec. So ito na lang mga kalapatids, so ito na yung magiging isura niya. So nadikdik na natin siya. Ayan. Then, sali na nga natin dito sa ating 1.5 button ng mga kalapatids. And then, ito mga kalapatids, yung ating bawang. So, ganun din, didikdikin natin ulit siya ng mga kalapatids. Okay. So, yun mga kalapatids. So, ganun lang din, sali natin ito.
So ayan mga kalapatids. Then, nalagyan natin ang ating plain water. So, ibababad nga lang natin siya ng mga kalapatids. So ayun mga kapatid, so ibababad na natin siya for 30 minutes to 1 hour na mga kapatid. So ito na yun. And then mamaya, sasalayin natin siya. And tsaka natin ilalagay yung ating honey na mga kapatid. So yun, ito yung ginagamit kong painom pag sanding. Many, many minutes later. So hello again mga kapatid. So ito na nga, nakalipas na yung 30 minutes na mga kapatid. So gagawin naman natin is, sasalayin natin ng mga kapatid. Yung ating binabad nga na oregano with bawang na mga kapatid. So ayan. Salayin lang natin. Ganyan lang ako simple mga kapatid. And then, bigayin lang natin yung dahon ng mga kapatid na dinitin natin. Ayan. Para sumama yung excess na atas. So and then mga kapatid, so lalagyan na natin ang ating honey. So, tatlong kutsara lang mga kapatids. So, ayun mga kapatids. So, ito na mga kapatids yung ating gagamitin na painom mamaya pagkatapos natin magpatuka. So, mix lang natin may higeno. Huwangan ng honey. So ayun mga kapatid, so ganun lang. And then salin lang ulit natin dito para mamaya mabilis lang tayo mapagsalin sa painuman nila ng mga kapatid. So mas madaling gamitin. So ayun, salin ko lang ulit dito. So ito na yun mga kapatid, yung ating painom. Yan, ganun lang kasimple mga kapatid. So, pera na sa loob, no, mga kapatid. So, tayo magpapatuka na. And then, ito, papainom na nga natin itong ating oregano juice with bawang and honey. Pera na sa loob. A few moments later. So, hello, no, mga kapatid. So, nandito na nga ulit tayo sa ating loob. So, magpapatuka na tayo dahil alas 10 na nga, no. So, 10 a.m. na nga. Yun yung oras ng aking pagpapatuka ng mga kapatid. So, ito yung ating patuka ngayon, mga kapatid. Choco roll. Big roll. Hindi, joke lang, mga kapatid. Ito, yung nasa loob. So yan mga kapatids, pag Sunday, spell it no mga kapatids. Ang ating pinapatuka. Tara, tuka na tayo. So bakit nga pa pellet no mga kapatids? So kasi pag Sunday nga is, ito yung araw ng karera no mga kapatids. Lalong-lalo na pag bear brace. So pellet yung binibigay natin para is, alam naman natin na pellet ay kumbaga malambot no. Mabilis matunaw mga kapatids. Yun. Kaya yun ang pinapatuwa ko pag Sunday mga kapatid. Kasi pag derby race no mga kapatid, so ito nga yung Sunday release day ng ating mga alagang ibon, lalong lalo na pag derby. So kaya yun yung naisipan ko ipatuka sa kanila no mga kapatid. So meron pa akong isang pinapatuka. Mamaya malalaman mo nga. So ayun muna, pellet muna yung unang binibigay ko mga kapatid. Yung tayo sa kabila naman. Gutom na sila. Gutom na gutom. So ayun ang mga kapatid. So ayan. Natuka pa sila. So magbibigay na tayo ng ating painom ng mga kapatid. So ang ating na oregano juice. Bawang with honey mga kapatid. So ayan. Ayan mga kapatid. So, gustong gusto nila. Natural na healthy pa mga kapatid. So bakit nga ba no mga kapatids? Ito yung binibigay ko pag Sunday no mga kapatids. So bakit may bawang tapos oregano no mga kapatids? So bawang kasi is alam naman natin is natural antibiotic no mga kapatids. So kaya pwede rin siyang gawin ng pampurga no mga kapatids. So natural siya. So kaya naisipan ko Sunday is yun nga bawang with oregano no mga kapatids. Is kasi galing sila sa karera no mga kapatids. So hindi imposible na makasagap sila ng mga bad bacteria sa labas. Lalo na nga pag
sa sobrang hirap ng karera or sobrang layo ng karera, is pag bumibiyahe sila, hindi maiiwasan na uminom sila sa labas ng mga lapatid. So kaya ang binibigay ko agad is oregano, bawang, para at least malinis agad yung tawag dito, internal nila ng mga lapatid. So para at least ma-cleanse agad yung kanilang respiratory ng mga lapatid, para pagdating nila, ito yung iinumin nila. So yun lang ng mga lapatid, na-share ko lang din. Sana nga is may nakuha ang tip ulit sa akin ng mga lapatid. So ayan, tara dito naman tayo, painumin natin yung tabla. Ayan, gustong-gusto nila yan. Kasi may honey no, mga lapatid. Oh. Ayan. So, ayan ang painom ko, mga lapatid. So, ayan o. Oh, ulit, no, mga lapatid. So, sinabi ko nga, meron pa tayong isa ulit na patuka pag Sunday na ginagamit. So, ito yung kasunod ng pellet, no. Pagkatapos nilang tumuka ng pellet. So, ito naman yung ating susunod, mga lapatid. Yung ating bird seed mix na may halong bigas, mga lapatid. So, kaya mas maganda kung brown rice, no, mga lapatid. Pwede din yon. So, ang ginagamit ko lang is white rice, no, mga lapatid. Ayan. Pwede rin yung brown rice. Maganda nga yun eh. Ayan, mga alpatid. So, gustong-gusto ito ng ibon. Parang ano nila, mga alpatid, ang himagas dessert. Ayan, gustong-gusto nila. Okay. So, ayan ang mga alpatid. So, ayan, bird seed. Yung kasunod natin patuha. So, kaya nga bird seed din ng mga lapatid na may ano, halong bigas. So, small seed sila, no? So, madali silang tunawin ng mga ibon natin. So, dahil nga, pag Sunday nga din is yun nga, karera or derby race. So, pag galing sila sa malayong biyahe, mga lapatid, is minsan nahihirapan silang tumunaw ng mga lapatid. So, yun yung ano ko lang, mga lapatid. Yung para sa akin. Kasi, minsan, napapansin ko pag galing karera, lalo na nga pag malalayong biyahe na, napapansin ko minsan mga small seeds lang yung kanilang tinutuka. Kasi dati is binibigyan ko din sila ng ano, yung flyer mix and breeder mix. So, pinalitan ko yun, no? So, in-improve ko pa yung aking program and system na ginagamit. So, ayan. So, kita mo naman na talagang gusto din nila, mga lapatid. So, kasi nahihirapan pa yung sistema nila sa katawan nila na tumunaw, mga lapatids. Kaya small seeds yung binibigay ko pag Sunday morning. Kasi nga, dahil gawa ng galing sila sa biyahe, no, mga lapatids. Ayan, mamaya ulit na, mga kapatids, malalaman mo naman kung ano yung aking painom mamayang hapon, mga kapatids. So samahan niyo pa rin ako sa ating video, no, mga kapatids. A few moments later. So hello again, mga kapatids. So ngayon nga is alas 2 na ng hapon. So sabi ko nga sa inyo is naglo-loplay tayo pag alas 2 ng mga kapatids, 7 a.m. sa umaga and then 2 p.m. sa hapon, mga kapatids. Bas. Yo, mga kalapatid, sumipad na sila. Yan, dahil alas 2 na nga, mga kalapatid, paloplay tayo, no? So, mamaya-maya ulit. So, pag alas 5 na, alalaman nyo naman kung ano yung pinapainom at pinapatoka ko, mga kalapatid. So, yun. Yan. Loplay sila. So, mamaya na ulit. So, lalayo na yan, mga kalapatids. Maya-maya na babanan. Mamaya po ulit. Many hours later. So, ayan. Welcome back again, no, mga kalapatids. So, ngayong hapon nga na ito. So, ngayon is 5 p.m. na ng hapon, mga kalapatids. So, ituturo ko or isishare ko naman sa inyo, mga kalapatids, kung ano yung ginagamit ko pag ano, Sunday afternoon. So, kung ano yung binibigay ko nga na painom, mga kalapatids. So, napasimple lang. Yun! Napasimple lang, mga kalapatids. Electrolytes, mga kalapatids, yung binibigay ko pag Sunday afternoon. Kasi nga, pag Sunday, no, ito yung ano, derby race, no, mga kalapatids. Pag araw ng karera. So, Sunday yung release day, no, mga kalapatids. So, kanina nga is, kumbaga, kaninang umaga is parang flushing agad or cleansing, no, mga kalapatids, yung ginawa ko. So, dahil galing nga silang karera. So, electrolytes naman yung binibigay ko paghapon. So, para mabawi nila yung mga energy na nawala sa kanila, no, mga kalapatids. So, ayun. Ganun lang ang simple, mga kalapatids. So, ito, 1.5 bottle. And then, yung electrolytes natin, no, mga kalapatids. So, nasa inyo na kung anong brand yung gusto nyong gamitin, mga kalapatids. So, ito yung ginagamit ko pansamantala. So, wala nga yung sinasabi ko na
set pro na ginagamit ko dati. So ayan, kesa wala akong magamit. So ito muna yung pansamantala. So ganito lang kasimple yung mga kalapatids. 1 2 3 4 5. So ayan yun mga kalapatids. Ito na yung ating ipapaino ngayong hapon mga kalapatids. Ayun, ganun lang kasimple. So tara, samahin nyo ako sa loob para magpapakain na nga tayo mga kalapatids. So ayan na mga kalapatids, so nandito na nga tayo sa loob. So magpapatukan na tayo mga kalapatids. So pinapatukan ko mga kalapatids is ito. Kukunti na lang, maubos na nung yung flyer mix and breeder mix na pinaghalo ko mga kalapatids. So yun pinapatukan ko pag Sunday afternoon mga kalapatids. Tara, papatukan na tayo. Kung kanina nga spell it, so ngayon ito na yung flyer mix na breeder mix. So ayan mga lapatids, nakawaan na sila. Ayan, dito sa kabila. Pasok, pasok. Ayun, ayun, ayun na. Ayun, mga kalapatids, nakakain na sila. So, ayun mga kalapatids. So, tapos na nga tayo magpatuka. So, ngayon, gagamitin na natin yung tinimpla nating electrolytes mga kalapatids. So, ito yung ating pinainom pag Sunday afternoon mga kalapatids. Electrolytes. Ayan, mga kalapatids. Electrolytes. Na, nainom sila mga kalapatids. Electrolytes. So, dito naman tayo sa kabila. Electrolytes yung ating binibigal Sunday afternoon. Ayan, pang agaw sila mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, electrolytes nga yung ating binibigay pag Sunday afternoon. And sa lahat, ito na rin yung binibigay ko ng mga kalapatids sa breeders, kahit sa mga inakay ng mga kalapatids, sa mga nakabreed natin. So kung anong ginagawa ko, yung pinapakita ko sa inyo from yung 1 week program nga natin na gagawin natin. So, isa na yan, lahat na yan, lahat ng ibon ko, ito na yung ginagamit kong program. Scrib breeders or mga stock natin. Lahat na yan mga kalapatids. So, ayan ang mga kalapatids. So, isang araw na naman yung aking na-share or naibahagi nga sa inyo ng mga kalapatids. Sana is may napulit kang aral ng mga kalapatids. So, sana is may na-share ako sa inyo kahit konting kaalaman ng mga kalapatids. So sana is nakakuha nga kayo ng tips or ideas sa ginawa nating video for today no mga kalapatids. And syempre nagpapasalamat pala ako sa lahat-lahat nga ang sumusuporta sa aking channel no mga kalapatids. So ayan, so kung bago ka pa nga lang napadpad or napadayo sa aking channel kalapatids, so huwag mo na kalimutan mag-subscribe, i-hit yung ating notification bell para ma-update or ma-notify ka nga sa mga new upload videos ko ng mga kalapatids. So paano, hanggang dito na lang yung video natin. Keep safe and God bless mga kalapatids. And always kung sinasabi, life is too short, so always be happy mga kalapatids. Thanks for watching and sana nga is nag-enjoy ka. Ingat lagi kung nasan man kayo. So, ulit.